Hi guys! Welcome back to my channel! Motor nyo ba ay may sariling desisyon sa daan? Kung kakanan, kakaliwa o didiretso? Motor nyo ba ay nakikipaglaban? Nangangarate! Panoorin nyo ito! Pero bago yan guys, gusto kong sabihin sa inyo na dito sa mga videos ko na ina-upload ay pinapangako kong madadagdagan ang kaalaman nyo sa pag-aayos ng mga motor nyo. Sabi ngang, dagdag kaalaman na, makakatipid ka pa! Bakit? Dahil di mo na kailangang magbayad sa iba dahil ikaw mismo ay kaya mo na. Sa ngayon ay New Year's Party ang gagawin natin. Makikita nyo kung paano binabaklas at ikinakabit ang mga bearing sa manibela. Pero may magtatanong, bakit nga ba nasisira ito? Isa lang ang dahilan na yan guys, nalubak. So yan, natanggal caliper na po tayo. Okay. Yan. Okay, tapos yan po yung ikakabit natin. Yan yung bagong ball race. So sa ball race guys, dalawa po yung, kumbaga may tinatawag na upper na bearing, may lower bearing. Dalawang klase po yan. So, pero sa isang set, magkasama na po na yung dalawang yan. So yan ah, tinatanggal na ni mekaniko yung mga tornilyo po. Okay, para matanggal yung headlight cover niya. Ayan. Sige po, tingnan nyo lang mabuti. Medyo madami-dami tayong tornilyong babaklasin muna po. Ayan. Okay. So, ayos. Ala. Okay guys, so bago ko po ipagpatuloy, may kahilingan po sana ako sa inyo. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please po paki-click naman po ng subscribe button at notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos ko na ina-upload. At huwag kalilimutang mag-like at mag-comment sa ibaba. So ayan na nga guys, tinatagal niya yung mga tornilyo pa rin. Tapos yung mga kable. Kasi kailangan tanggalin natin yung gulong. Kaya yung caliper kanina, tinanggal niya na din. Tsaka yung pati speedometer pa. Yan, speedometer gearbox yun. Ayan. Tapos, yung bearing, yung panghigpit niya sa may lieg, yun po yung luluwagan niya din. Since may tornilyo po yan, dyan kailangan mo nang tanggalin din po yun. Ayan. So, yan na. Kailangan kasing iangat yung headlight niya. Ayan. Okay. Pwersa pa, konti. Ayan. Okay na. Yung sa may, ano kasi, yung sa may handle crown ay kailangan tanggalin po yan. Tatanggalin kasi yung bearing din niya. Taas, baba. Yung luma, tatanggalin po yan. Pero sinapinay niya para hindi magasgasan yung flarings ni bossing. Ay, ang kinis pa man din ng flarings niya, oh. Yan naman yung nut na nagsisilbing siradora nung bearing, nung sa manibela. Ayan. Yung sa may T-post. Ayan, siya yun. So, isang pakanan yan, isang pakaliwa. Ayan. Okay. So, tingnan nyo po. Parang malaking nut po siya. Ayan. Okay, isa pa. Okay. So, ayan po siya. So, sa parting yan, maluwag na po yung sa may T-post niya. Ayan. Tapos, yan yung pangalawa. Tapos, ibababa niya na po yung T-post. Ayan na po siya. Kasi dyan sa may T-post, dyan nakalagay yung lower bearing po. So, kailangan tanggalin muna natin yung luma. So, ayan po. Ayan guys, so kailangan niya ng pang-ipit para makabela yung dalawang kamay niya sa pagpukpok ng pababa ng bearing na tatanggalin. So, ayan, konting higpit. Tsaka pukpukin na. Ayan na po guys. Pinupukpuk niya na pababa yung bearing. Pero dahan-dahan lang para hindi naman masira yung tapos ni bossing. Ayan. Ayan, natanggal niya na.
Tapos, syempre, kailangan linisin din muna yan. Kasi may mga matuto yung bearing doon. Yung mga lumang bearing. So, bago yun, tinanggal niya din muna yung upper bearing. Ayan. May sa taas, may sa baba. Ayan. Tinanggal na na. Tanggal naman na. Tapos, yan na guys yung bagong bearing natin. Okay. So, ayan. Pinupok niya lang. Yan. Kailangan lapat na lapat po yan. Okay. Ayan. Talagang sinisigurado niya lapat na lapat po yung bearing. Okay. Okay, tingnan niyo pong maigi. Ayan. Tapos, pang ilalim din niya. Ayan. Okay. Pupukpukin pa itaas. Parang ayaw milalim ah. Ayan, sige, konti pa. Ayaw. Ulit. Ayan. So, ayan na nga, guys. Ayan, malapit na yan. Okay. Okay. Ayan. So, titingnan natin mabuti. Medyo maraming pukpok kailangan, di ba, guys? Okay, ayan na. Okay. Sige pa. Ayan. Okay, dali. Bilisan mo. Okay. Palalapatin din yan, guys. Ayan. Ito naman yung sa lower bearing natin. Pababa naman ang pukpuk. So, kung mapapansin nyo, guys, sa bawat pagkabit ng bearing, kailangan lapat na lapat siya sa lalagayan niya. Ayan. So, yan lang yung paraan para mapalapat po siya. So, tapos, konting sipat-sipat. Para masigurado ba? Okay na. Yan, sisipatin niya ulit. Ayan na, ayan na. Oh. Ayos. Tapos, linis. Kasi syempre, nadumihan yun, guys. Okay. Tapos, ayan. Lalagyan po natin ng grasa. Dapat madami-daming grasa lagi, guys. Yun lang yung pakatatandaan natin. Kapag sa parte ng motor na umiikot, gumagalaw, kailangan may mga pampadulas po yan. Ayan. Ilalagyan niya lang yung marami-raming berry. Ay, ng grasa, sorry. Grasa. Okay. Ayan. Tapos, yung sa ibabaw naman yung paglalagyan niya. Pero syempre, lilinisin din muna yun, guys. Kasi yung mga tuyong grasa dun sa mga unang bearing na kinabit nila, kailangan matanggal. Para hindi siya maka-apekto doon sa bago. So, ayan. Ayan. Kailangan kapal-kapalan yung grasa niyan, guys. Diyos me, yung Marimar. Mukhang ninanam ng panimikaniko yung paglagay ng grasa. Ano ba yan? Bilis-bilisan mo naman ang pagpahid mo niyan. Hello.
Ayan, ikaw talaga. Okay. Ayan. Okay. Madaming grasa. Pinakapal-kapal niya talaga. Okay. Sige pa. Ayan. So, ayan guys. Pinapasok niya na yung pang-ilalim natin. Ayan. Yung T-post mismo. Tapos, lalagyan niya ng seradora sa taas. Pansamantala habang kinakabit pa yung silalim. Ayan. Para hindi lang siya malaglag. Mamaya na yung higpit niyan. Ayan. So, ikot. Okay. Chine-check niya lang yung paggalaw ng T-post. Okay. Ayan. Ngayon, binabalik niya na yung cover at saka yung mga nuts na tinanggal niya kanina. Tapos, higpitan po niya. Ayan. Malinaw ba guys? Nakikita niyo mabuti? Yung pagpaikot-ikot niya. Ayan. Okay. Yes. Ayan. Siya yung mga nuts. Mga pangsarado ng poste. Okay. Kailangan habang hinihigpitan guys, ginagalaw-galaw nyo din yung T-post para makita nyo kung tama ba yung higpit ba. Kung tama pa, kung nakakabayalo pa ba siya sa pag galaw. Kasi yan yung mga kailangan sa pagpakanan, pagpakaliwa ng motorista. Okay? So, ayan. Sinecheck niya lang mabuti. Okay. So, ayan na nga. Higpit pa ng konti. Okay. So, ayan. Paulit-ulit, diba guys? Kasi gusto niya sigurado talagang maayos yung bearing na yan. Mga bearing na yan. Kasi yun yung pinaka-importante. Mahirap din kasi pag may problema sa pagliko, pakanan, pakaliwa. Kasi syempre, yung mga motoristang iba sa daan, walang mga disiplina yung iba. Pero kadalasan naman, yung karamihan pala, may disiplina naman. Kaya lang syempre yung iba, kahit nag-iingat, nadadamay pa rin. Ayan. So, ingat-ingat lang guys kapag tumatakbo tayo sa daan. Ayan. So, ayan na guys. Kinakabit niya na yung headlight po. Ayan. Nakikita niyo ba guys? Malinaw? Ayan. So, chine-check lang. Okay. Ngayon, ikakabit na yung tornilyo sa leeg niya. Ayan. Yung tinanggal kanina na malaking tornilyo. Ayan na yun guys. Binabalik niya na lang. Okay. Tapos, kailangan higpitan din yan. Ayan. Okay. So, ayos. Ayos na. So, ayan na guys. Unti-unti niya na binabalik yung mga kinalas niya kanina. Yan yung caliper. Binabalik niya na. Okay, yung mga holders, may holder ng kable. Ayan. Okay na eh. Diba kanina, napansin nyo po, maraming tornilyong kinalas? Ayan, ayan, binabalik na din. Yan naman yung sa speedometer cable. Yung mga holder niya, inaayos na din. Ayan. Kasi maya-maya lamang ikakabit na natin yung gulong. Ayan, so inaayos lang yung mga pababa. Okay. Oh, ayan guys.
Sana nasusundan nyo, ano, nasusundan nyo yung sinasabi ko at saka yung nakikita nyo rin sa video natin. So, ayan. Okay. Ayan na, guys. May mga tornilyo talaga dyan, guys. Kailangan lahat yan kompleto kasi pagka hindi, mahirap din. Para yung mga kable natin, hindi yan magandang tingnan. Pagka nailagay natin sa mga holder niyang lalag, holder niya talaga, eh magiging maayos naman yung pagkatiningnan yung motor natin. Okay? Ayan na. So, sinasalpak na po natin ngayon yung gulong, yung speedometer gearbox. Okay? Tapos, papasok na natin yung ehe. Axle. Yan, may mga tawag yan. Iba-ibang tawag nila dyan. Ayan. Okay, tapos, nut. Higpitan na lang natin yan, guys, para hindi siya kumalas habang tumatakbo po. Ayan. Okay? And then, ikakabit na natin yung caliper. Dapat, pagka nilagay nyo yan, kailangan maayos po. Kasi, di ba, yung preno andyan. So, yun. Ayan, yung mga bolts, caliper bolts na lang. Then, patapos na tayo, guys. Okay. So, ayan na. Tapos na. Okay. Ayan na. Yan, kinukuha niya lang yung mga tornilyo na kinalas niya doon naman sa cover po. Ayan. Ayan. So, tinitesting niya lang po. Ayan. So, ngayon, sa puntong to, kinakabit na natin yung cover po na kinalas kanina. So, ayan po yung video natin sa ngayon, guys. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. Paki-like naman po at paki-comment para mapansin naman po ni YouTube. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. At para naman po matuto sa pagkabit ng Chinese bracket set, paki-click naman po ng sunod na video. Tandaan na sa bawat pag-alis natin sa bahay ay may pamilyang nagmamahal sa atin na naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat po at maraming salamat. God bless!